Kagabi lumabas ang reports na pipirma na nga si LeBron James ng 2-year $104 million para bumalik dito sa Los Angeles Lakers na may player option nga sa pangalawang taon at no trade clause, mga amigo. Ayon yan sa report ni Adrian Wojnarowski ng ESPN. Ang expected niya ay 3-year $162 million ang pipirmahan ni LeBron James. Pero ngayon ay 2 taon lang full max contract ang kanyang pinirmahan. Expected na magpapababa ng kontrata si LeBron James kapag nakakuha ng isang legit na magiging third star ang Los Angeles Lakers at binigyan niya ng 1 week ang Los Angeles Lakers para mag-explore at gumawa ng moves. Ngunit lahat ng pangalan ay nawala at nakuha ng ibang team ang mga player na korsonada ni LeBron James. Sinabi din ni Brian Windhorst na kung makukuha ng Lakers si DeMar DeRozan ay papayag si LeBron na magpababa, pero until now wala naman nagawang moves itong si Rob Pelinka, kaya ayun, pumirma na ng max contract itong si LeBron James. Sinabi na dati ni Kendrick Perkins na talagang hindi magpapababa si LeBron James ng kontrata dahil yung mga names na gusto niya ay nakuha na nga ng ibang team at handa pa siyang ipusta ang kanyang malaking daliri sa kanyang kaliwang paa. Well, nagpababa naman ang kontrata si LeBron James, yun nga lang, $1 million lang. Ayon kay Kendrick Perkins, kasalanan ito lahat ni Rob Pelinka, mga amigo. Agree ba kayo? Nasa magkabilang page niya daw si LeBron at Pelinka. Si LeBron gustong gumawa ng moves ang Lakers para manalo ng kampeonato ngayon, habang si Rob Pelinka naman ang iniisip ay ang future. Ayon pa kay Kendrick Perkins, kapag nasa iyo nga daw si LeBron James na isang malupit na player, ay kailangan mong samantalahin ang lahat. After ng balitang ito, mga amigo, ay lumabas naman ang isa pang balita na nakahanap na nga ng coaching staff ang Lakers. Ayon sa report ni Adrian Wojnarowski, kinuha ng Lakers ang 2 veteranong dating head coaches na sina Dave McMillan at Scott Brooks para palibutan ito si JJ Redick, dahil alam naman natin na wala pa siyang coaching experience. Kaya nararapat lamang na talagang veterano ang kanyang kukunin bilang assistant coaches. Malalagasan na naman ang Lakers dahil ang kanilang dating player na si Taurean Prince ay pumayag ng pipirma sa Milwaukee Bucks. Si Prince ay naging mahalagang piece ng Lakers last season kung saan siya ay nag-a-average ng 8.9 points while shooting 44.2% from the field at 39.6% from beyond the arc. Solid na rotation player ito at maaasahan talaga ang kanyang shooting. Muli niya makakasama ang kanyang dating coach sa Lakers na si Coach Darvin Ham na ngayon nga ay assistant coach ng Milwaukee Bucks. Sinabi dati ni Prince na willing siyang bumalik sa Lakers, subalit wala atang offer para sa kanya. Dahil bigo na makakuha ng impactful player ang Lakers, ay patuloy pa rin sa pagkipag-usap sa mga teams para makagawa ng trade. Ang isa sa matunog na pangalan ngayon, mga amigo, ay ito si Kyle Kuzma na ayon sa report ay nasa pag-uusap nga daw itong si Rob Pelinka at ang team ng Washington Wizards. Parang hanggang usapan lang ang inaabot nitong si GM Rob Pelinka. Kaya hintay natin kung talagang makukuha muli ng Lakers itong si Kyle Kuzma. So ayon sa report, busy masyado si Rob Pelinka dahil nakipag-usap siya sa Blazers para makuha si Jeremy Grant, sa Brooklyn Nets para kay Cam Johnson at Dorian Finney-Smith, at sa Raptor para kay Bruce Brown at sa iba pang player, pero wala pa rin outcome, mga amigo. Naniniwala ang Lakers na hindi daw mag-work ang 3-star model, kaya mag-expect daw tayo, mga amigo, na minimum signing lang ang gagawin nila ngayon. Ayon pa sa report, hindi handa ang Lakers na pakawalan ang kanilang na-drop ngayong season na si Dalton Kinect. Kaya siguro nahihirapan ang Lakers, lalo't kung ang hinihingi ay ang kanilang draft pick.